guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, magme-makeup na naman tayo. Of course, ano pa bang gagawin natin sa channel na ito? Kundi magme-makeup. And na-miss ko kayong lahat. Tsaka guys, yung gagamitin nating makeup ngayon, matagal nyo na itong nire-request. So, thank you so much kay Focolor for sending these products. Ito yung mga gagamitin natin. I know hindi ito sobrang kompleto, pero we will make the most out of it. As in, i-utilize natin maigi kung ano-ano yung mga products na binigay nila sa atin. So, if you wanna know kung anong kalalabasan at anong magiging verdict ko sa mga makeup na ito, please keep on watching. Alright, so namiss ko mag-makeup, guys. And before tayo mag-makeup, make sure lang na nakapag-moisturize na kayo ng inyong face. First ay mag-foundation muna tayo. So, ang pinadala nila ay itong Focolor Stay Max Long Wear High Coverage Foundation. So, ito yung kanyang packaging. And let's open it. Ang shade na kinuha ko ay number 3. Ayan. So, ito yung may pagka-yellow undertone. So, para safe na lang din sa aking skin tone, ito na lang yung aking kinuha. So, this is what the foundation looks like sa aking skin. Again, guys, the shade is number 3. A bit darker siya on my skin tone, but okay lang. Try na lang din natin iset later ng mas lighter na powder para mahabol natin yung kulay. Pero, yung performance ng foundation, nagustuhan ko siya kasi parang may blurring property rin siya. Hindi ako naglagay ng kahit anong primer. Ito lang talaga before foundation. And smooth yung lapat niya sa aking skin. Ang napansin ko rin is that na-cover niya yung dark under eyes ko. That's why mako-consider ko siya na medium to full. For 130 pesos lang, guys. Sobrang affordable. Meron siyang 20 grams, 24 months na shelf life, and at the same time, cruelty-free din siya. Masasabi ko na isa to sa mga top-notch na perfect kahit na meron kang oily skin. And this foundation, guys, is intended talaga na makamattify talaga ng face. So, kung meron kayong oily skin, this one is talagang pasok na pasok sa budget and at the same time perfect sa inyong skin type, diba? So, ako knowing that I have dry skin, very comfortable pa rin naman siya sa aking skin. And yun nga, parang na-blur niya talaga at saka napa-flawless niya talaga yung aking face. Though nag-appear pa rin yung little bump sa aking forehead, but nonetheless, coverage-wise or kung pag-uusapan and kung i-measure natin yung coverage niya, this is full for me dahil nga ang ganda ng pagkaka-conceal niya ng aking mga redness veins and even yung aking dark circles. Next product from Focolor na sobrang excited ako pagdating pa lang pero syempre hinihintay ko yung moment na to para first impression talaga tayo ay itong kanilang pangkilay. This is the Super Fine Artist Pencil and ang shade na kinuha ko is 01 na para may pagka-brown siya. Soft brown yung kanyang shade. So, let me show you the product. Pasensya na, may ambulansya na naman. At malamang COVID na naman po yung dala nun. So, mag-ingat tayong lahat, of course. And going back sa ating pangkilay. So, ganito yung matatanggap nyo pag pinurchase nyo tong box na to. Ang tawag again is Super Fine Artist Pencil. This is 119 pesos only. So, ganito siya, guys. Meron siyang full pencil and at the same time, meron siyang refill. So, parang lumalabas is nasa 60 pesos each lang yung pangkilay. And, ang pinaka nagustuhan ko pa is yung texture ng packaging mismo. Velvet siya, sobrang social, pero babalikan nyo yung presyo niya, around 60 pesos lang siya. And with the refill, 119 pesos. Sobrang sulit na. Sa dulo, sa kabilang dulo, of course, may spoolie. And on the other end, merong pencil. Guys, ito yung shade na 01 and so far, pasok naman siya sa aking hair color at saka sobrang dali niyang i-glide sa skin or sa kilay per se. Hindi siya yung sobrang tigas, hindi rin naman siya yung sobrang creamy, so saktong-sakto lang. And sobrang slim niya, so perfect na perfect siya kung magta-travel or something na maliit lang yung bag niyo, ganyan. Gusto ko siya, hindi naman din sobrang special, pero for me,
Yung nakasulit kasi ako is that may refill siya. So marami siyang kagayang pangkilay na mga na-try na natin probably. Pero take note, yung presyo niya, 119 pesos, tapos may refill pa. So tatapusin ko lang yung kilay ko off-cam and then I will be back. I'm back and sana naman pantay yung kilay na nagawa ko this time, no? Next product, guys, alam ko ito yung super excited na kayo kasi marami sa inyo magaling talaga mag-apply ng eyeshadow, hindi kagaya ko. So, bear with me, guys. But the product from Focalore ay tinawag na Sunrise Impressionism 16 Pan Eyeshadow Palette. Ito siya, guys. Medyo creative look yung peg, I think, ng palette na to. Hindi siya yung nakikita ko na sobrang pang-everyday. Dahil medyo extreme yung colors, like may purple, and hindi ko nakikita yung sarili ko na nag-purple for everyday. Pero meron siyang mga peach color here, at saka may mga brown naman na pwede natin paglaruan. Plus, meron ding mga glitter eyeshadow or foil eyeshadow, I think, yun yung mga tawag doon. At saka, ang kinatuwa ko rin dito ay merong cream eyeshadow dito na pwede natin gamitin as parang eyeshadow base. I think yun yung purpose talaga nun. Or if you want na mag-halo, so instead of concealer yung gamitin natin, ito na lang yung gamitin natin. Here are some of the swatches. Ito, guys, yung mga matte. Tapos ito yung glittery and very pigmented. So medyo natatakot nga ako dahil, ayan na naman, baka magkamali ako agad-agad. So, yun. Konti-konti lang din siguro muna kasi mukhang pigmented talaga yung palette. Try naman natin itong shade na Limitless or yung sinasabi ko sa inyo na parang cream base. So, touch lang natin kung ano bang ganap niya. Tama, guys. Para siyang consistency nga din ng concealer. Ganyan siya. Ayan. So, try natin on my lids. Ayan. As you can see, napaputi niya yung ating lid. Parang naglagay na rin tayo ng concealer or eyeshadow primer. Di ba may mga nabibili din ganun? Let's use the shade Give Me Mocha all over my lids. Para parang transition color lang din natin. It is a bit powdery, so i-top off niyo lang yung excess. But let's see if maganda yung color payoff niya sa eyelids. Using a brush. So, kumulay siya agad. Next shade, gamitin natin tong Himalayan Orange. Mag-add tayo ng darker shade dito sa outer V ng aking eyes para mag-smoky effect lang. Balik tayo dun sa shade na Limitless para makapaggawa tayo ng halo. Para mapatungan natin ng glitter. I'm going to use the shade Champagne dito sa ibabaw ng cream base na ginamit natin. Since wala tayong liquid eyeliner, ito na lang shade na carbon mula sa aking lumang eyeshadow palette ang gagamitin natin. So, done na tayo, guys, sa aking eye makeup. And ang sabi ko, everyday look lang. Pero parang sasagala tayo. Ganun ang kanyang levels. And na-enjoy ko gamitin tong palette na to, guys. Lalong-lalo na itong cream base nila. Nag-work kasi siya sa akin. Hindi ko lang alam sa iba kung natuwa kayo sa kanilang cream base, no? Pero so far, very handy kasi siya. Like, hindi ka na maghahagilap ng concealer or kahit anong primer kasi nandito na siya, lalong-lalo na kung kailangan nyo ng something na pagkakapitan ng glitter and nung ibang powder eyeshadow. So, yun, for me, very handy, very easy to use, very blendable yung mga colors, yung mga pigments. Next naman, ito din, guys, sobrang excited ako kasi nag-trending din talaga tong product na to. Nakikita ko to sa mga bigating YouTubers, as in lahat sila ata meron nito. So, sobrang happy ko na nabigyan tayo ni Focalore nito, guys. Medyo pricey siya, like nasa 285 na tong palette na to. Pero, ang kagandahan is
dalawa naman na yung shade na available sa blush na ito. So, this is the Sunkissed Monochromatic Blush Duo. And ang shade na kinuha ko is number 8, Marshmallow Kiss. Iswatch natin itong dalawang ito. Ayoko siyang masira, pero kailangan natin siyang iswatch. So, wait lang kayo dyan. Again, yung isa, of course, ay matte, obviously. And yung pangalawang pan ay metallic na. So, pwede nyo rin namang pagsabay na gamitin. So, ito yung shade na number 8. May pagka-mauve yung nakuha ko. Pink mauve, something. Ganun yung nakuha ko na shades for this blush. And itry na natin siya on my cheeks. So, try muna natin itong matte. So, matatapos ang ating video, magkaiba na naman po ang aking blush. Yan. So, parang medyo compliment naman siya sa nagawa nating eye makeup. Parang may theme tayo tuloy today. Ayan siya, guys. Nawawash off lang ng ilaw, pero very pigmented siya. So, sobrang konti lang yung i-dip nyo sa inyong brush para makakuha kayo ng kulay. And I like it. Matte talaga siya. So, try naman natin yung isang side, which is... Wait lang, hanap tayo ng brush. Ito na lang. Try naman natin itong shimmery. Not sure lang kung super makikita siya on my cheeks, but ganyan siya, guys. Obviously, may glow talaga. Nag-a-accentuate siya ng konti ng mga bumps, kasi nga normal naman yun pag nadadaanan din ng highlighter yung mga bumps natin, no? So, nothing to worry. Maganda pa rin naman siya. Ayan, very subtle lang siya. So, I suggest kung gusto nyo ng glowy na blush, dalawa sila gamitin nyo. First is parang gagawin nyo siya as base, itong matte, and then itatop nyo na lang talaga nung shimmer. So, kunin natin ulit yung brush ko kanina na ginamit natin for the matte blush. Let's apply tayo dito para pantay na lang din. Kita nyo yun? Ayan na. Kumulay na siya. And, gamitin natin yung shimmery blush pang top. Ayan. Last product na, guys. Sad din ako kasi last na pala. So, we're down to the Cream Long Lasting Lip Stain. Ayan. So, lip product naman na tayo. This is a lip gloss or lip stain siya na glossy. So, ito yung kinuha kasi in-na-in yung mga ganong klase ng lip product, diba? And ang shade na meron ako is B01 Nude Plum. Ganito itsura ng packaging. At saka nagandahan ako, guys, sa packaging. Kala mo mga level ng NARS, mga ganyan. Diba NARS yung ganito yung packaging? And clear yung stem ng kanilang doe foot applicator, flat doe foot applicator. Ang ganda. So, iswatch lang natin tong shade na to. Hala, magugustuhan nyo to. Nude Plum yung tawag sa kanya, right? So, kahit anong skin color, for sure, babagay to. Mapamaputi or mapamorena ka. Go lang. So, apply na natin. Guys, sobrang ganda niya as in. 'Di ba sabi ko sa inyo, glossy siya na lip stain. Yes, glossy siya, pero hindi siya overwhelming na parang malagkit at saka sobrang shiny, parang ganun. So, enough na enough lang talaga yung pagka-shiny niya. And I like it. At least parang hindi siya yung web, parang nagsasapot sa labi. So, hindi. And even the color nitong B01, feeling ko ito rin yung kukuha nyo sa lahat ng shades na ma-check nyo later kapag nag-Shopee kayo. Ayan, sobrang ganda niya. Perfect siya kahit anong makeup kasi hindi siya yung tipong nagwawala na red, hindi rin siya sobrang mauve, so enough na enough lang yung kanyang color kahit anong skin tone nyo. So, magkano ba to? This is 199 pesos lang. Hindi lang sobrang dami yung shades na available for this lip product, which is tinawag nga nilang Cream Long Lasting Lip Stain, pero itong 01, ito yung pinaka-safe, I guess, sa lahat ng color na available. So, that's it, guys, for today's video. Sana nagustuhan nyo yung ating look for today kasi ako,
happy ako. Ang fresh, maliban lang dun sa eye makeup natin na medyo napababoom natin. But nonetheless, etong look na to, pwedeng-pwede siya for everyday. And I know, tatanungin nyo kung ano aking mga favorite sa mga na-try natin. Medyo mahirap yan guys kasi ang ganda talaga ng mga products. And nahirapan lang ako sa shade ko dito kay 03. So medyo sa mas morena ng konti sa akin or warmer ng konti yung skin tone. Probably perfect sa inyo tong 03. And yun, lahat maganda, pang kilay, sobrang sulit, very affordable. Itong kanilang lip product, very trendy kasi nga usong-uso yung mga tinted lip gloss. Yung eyeshadow guys, kala ko mahihirapan akong gamitin siya kasi parang ang intimidating ng mga shades. Pero hindi, tingnan nyo naman, in fairness, parang may sagala nga ako, diba? At saka, itong kanilang cream base, favorite ko na, feeling ko mauubos ko agad to kasi kahit ibang eyeshadow palette yung gamitin ko, probably pumunta pa rin ako dito kay Limitless. So, yun lang guys, lahat naman yung product ni Focalure na na-try natin ay worth it talaga. So, follow nyo sila sa kanilang Instagram, sa Facebook, and i-follow nyo rin yung shop nila sa Shopee and on Lazada. And abang-abang tayo sa mga upcoming sale nila. Kasi kahit ako, probably mag-add pa ako ng ibang product kasi wala ako yung mga mascara nila, ganyan. Gusto kong matry yan. So, probably next time, mas todo-todong full face makeup na one brand makeup tutorial yung magawa natin using Focalure. So that's it guys. If you have questions, comment nyo lang or pwede nyo ako i-DM. Comment na lang din kung nagustuhan nyo ating look for today. And yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and I will see you on my next video. Bye!